Nasa studio natin si Edaril Lopez Arag. Siya ay asawa ng siya po ay asawa ng isang pulis and direreklamo niya ang sustento para sa kanyang mga anak. Anak. Okay. Miss Edaril, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ma'am, kailan po ba huling nagbigay ng sustento si SPO1 Winifredo Arag Jr. po? Ang pagkakalam ko po parang March 15 po at ayun kasi po March po recognition ng anak ko ng unika ko, babae, anak din namin. Hindi na siya nagparamdam tapos sabi niya po wala na daw po siyang pakialam. Mm-hmm. Ma'am, sandali ha, iyo on the spot natin kasi baka bumitaw si SPO1 Benefredo Arag Jr. SPO1, magandang hapon po. Magkaroon kami ng katahimikan. Hello po, SPO1 Arag Jr., magandang yes, hapon po. Yes, ma'am. Sir, si Shari po and si Amy sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Yes, ma'am. Nandito po kasi ngayon ang misis nyo na si Edaril and nire-reklamo nyo po kayo dahil daw po sa sustento na hindi nyo... Sablay-sablay daw po ang pagbigay ng sustento. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nakakaya naman po. Itinabi niya pa ito. Nakakaya opo. Po. Pwede naman pong pag-usapan ho sa ano na lang, sa proper place. Huwag na tinitibit. Pero nakakaya sir, po. Opo, pero kawawa sir, po kami po ay tumawag din po para dan po malaman po ang inyong panig. Kasi mahirap naman, sir, na nire-reklamo po niya kayo dito and kayo po, hindi po magsasalita, sir. Yes, ma'am. Everything is okay naman, ma'am. Na-file na po yan ng legal. Meron na po kaming kasunduan po dyan. At sana po, kung meron siyang problema, iba pa, sa ano na lang po, sa karami na lang po, huwag na pong itibet, makakaya kawawa po mga anak namin. Kailan po kayo nakapagpa-legal, sir? Kailan po na ipasok tong sa legal, I think mga February or March yan, ma'am. February. Oh. Yes, ma'am. January po. Anyway, January. Mga padala ko naman nandito pa, hindi pa po kasama yung mga... in hand na inaabot ko sa kanya. Pero ano po ba itong sinasabi, sir, ni Ma'am Edaril na March pa raw po kayo huling nagbigay ng sustento po? Hindi, ma'am. Actually, meron. Nakakaya po. Meron po akong mga resibo rito. Ah, may resibo po kayo. Kung may problema po siya, huwag na lang po itipit, nakakaya. Sobra pong skandalo po yan. Malit ng bagay po yan. Para po sir, ganyang... kung gusto niyo po kausapin niyo po si Edaril, sir, sige po. Sinong mas nakakaya sa ating dalawa? Ako lang nagtataguy yun ng tatlong bata. Dalawang nag-aaral, isang hikain, wala kang pakialam. Ano sabi mo sa akin? Uy, huwag ka na nga mag-ano dyan. Masyado ka namang ano. Totoo naman. Kala mo, kakaawaan ka nila. Bakit hindi? Ano? Nag-retig ng itsura mo? Mahiya ka naman sa ginagawa mo. Mas mahiya ka. Dinadama ko sa TV. Gusto mo mag-artista? Jesus, nagpakumbaba pa ako sa iyo. Sabi ko... nagpakabait ako. Sobrang ang ayos ko makiusap sa'yo ng mga nakaraan. Pero anong ginagawa isang mo sa buwan, akin? Isang buwan nagkakandaan ka? Ano sabi mo sa akin? Kahit saan ko saan lupalop kong dalhin yung mga anak ko, wala na siyang pakialam kasi po, anak ko na lang daw po yun. Tinatakot niya ako na hindi na daw po siya magpapakita. Pero kasal po kayo, ma'am. Oo po. Kahit daw po pitawan niya yung trabaho niya, wala daw siya pong pakialam. Kasi napakinabangan na niya ng sobra-sobra eh. Hello, sir? Yes, ma'am. Opo. Sir, ang tatlo niyo pong anak, sir, kailan niyo po nakita? February, ma'am, nung nag-date kaming tatlo. Kailan niyo po huling nakausap, sir? Ipinilit ko pa yun. Hindi, ma'am, kasi nung bakasyon nga, nagulat ako, ba't iuwi niya pa ng probinsya? Dapat iuwi niya sa akin kasi bakasyon eh. Okay. Diba? So, ma'am, ipinagdadamot din po yung mga bata, sir? Yes, ma'am. Tignan niyo po yung personality. Try to check kung sinong anong klaseng tao siya. Mukha po ba siyang naaapi? Pero sir, ano po ba pagkakakilala niyo kay Ma'am Edaril? Ma'am, from the first time po, skandalo na pong ginawa niya sa buhay namin. Dahil po? Napakarami na pong skandalo, ma'am. Kesa na kung siya nang maayos ang buhay namin, ibalik yung mga anak ko. Yun na lang po sana. Iwin niya yung mga anak ko. Bigay ko sa kanya yung mga anak niya. Ilan taon na po yung mga bata? Yung panganay po namin, 7 years old lang. No, itong 14 na wala siyang paramdam. Pero ma'am, hinahayaan niyo po ba siya na ipahiram po yung mga bata? Opo. Wala naman pong problema sa kanya. Actually po, nung sinabi ko sa kanya yun, na uwi kami ng probinsya, gusto mo bang daling ko muna dyan? Ano pong sabi niya sa akin? Gusto mong magkita man lang muna kayo? Kung hello, busy sir? Ka, ako na lang yung pupunta sa duty mo. Hello, sir? Yes, ma'am. Oo, sir, baka pwede. Ganito na lang po, ayusin na lang po natin. Yes, kasi, ma'am, sir, tatlo po yung mga bata.
Lalo na po't 7 lang yung po yung pinakamatanda. Panganay. Ma'am, hindi naman po ako yung nang iwan. Siya po nang iwan. Dinala niya po yung mga anak ko. Knowing na wala siyang permanent na trabaho, hindi niya alam kung paano niya bubuhayin yung anak ko. Kailan po ba kayo naghiwalay, sir? Nung pinanganak niya po yung anak namin ng pangatlo, yung 2015 po. Kaya po nahihiya ako, ba't didadalhin pa sa TV? Pwede yung away pamilya, bakit naman na pero sorry, na sir, bahay? Bakit po siya nakipaghiwalay, sir? Normal din, ma'am, eh. Lalaki tayo, eh. Madali tayong lapitan ng babae. Pero hindi naman po issue na yun. Tapos, long time ago, tapos na ho yun, eh. Iniwan niya na nga ho ako, eh. Masyado na nga ho ang nangulila sa mga anak ko. Normal yun. Kaya po sana, kung gusto niya maayos ang buhay namin, ibalik niya yung mga bata. Yun na lang po, eh. Paanong ibalik po, sir? Kasi, seven... Ay, gusto niya yung buhay pamilya namin, ho. So, ah, gusto niyo pa pong bumalik siya sa inyo, sir? Opo, ma'am. Sobra pong pambababoy ng taong yan. Bakit po? Ang gusto niyang mangyari, alam niyo po ba, bago po yan magbigay ng pera, gusto niya makipag-sex muna ako sa kanya. Nung huling, parang February po yun, kasi nagpabili ako ng project sa anak ko, gusto niya kami lang. Pero nadismaya siya nung dinala ko yung mga anak ko, yung mga anak namin, dalawa, nadismaya siya. Sabi ko naman sa'yo, dapat tayo muna. Kasi gusto niya kami, mag-ano nga muna kami bago siya magbigay. Naku, sir. Ma'am. Bakit po may allegation ho, sir, na ganun? Hindi, ma'am. Kasi, di mo, ma'am, 4 years kami hindi nakikita. Hindi kami nag-uusap. Okay. Bakit po umabot siya ng 4 years? Hindi po, 3 years. Hindi na ho siya umuwi ng bahay, eh. Doon na siya tumira sa kanila. Tsaka mo nakakaya naman po ito. Dapat po sa ano na lang ito sa enclosed na usapan. Ho. Kawawa naman po mga anak namin dito. Hindi, actually sir, kawawa po dahil hindi nyo nga po binibigyan ng sustento. Ako ma'am. Kaya po nandito una, yung misis niyo sir. Ma'am, permission na make statement ma'am. Unang-una, ang parents ko din po, binadadalan din naman po siya. Okay. Kaya sa sobrang inis ko ho, dapat po, pagpapadala nga ako ng bigas itong pag-uwi nila ng galing probinsya, sa sobrang inis ko sa kanya, pinis ko, kasi naiinis na ho ako sa ginagawa niya. Sobrang hiya na ho. Lahat ng kahiyan ginagawa niya na ho. Oho, pero naintindihan ko po yung side niyo kung ganoon po talaga, sir. Pero again, sir, bata po ang pinag-uusapan natin yes, dito. Yes, ma'am. Number kailangan one, bata po, sana... po, ma'am. Dapat po, ma'am, priority namin yung anak namin. Yun. Hindi po yung galit niya po, eh. Yun na nga sana po, sir. Sana inisip niyo, hindi niya inilayo yung mga bata sa bahay. Opo, sana... Una-una wala ko siyang trabaho, eh. Ayun nga paano po, sir. Paano ipapabayad yung anak namin, ma'am? Kung wala po siyang trabaho, inisip niya po po yung lungkot ng mga anak ko pag di nila ako nakikita. Apo, sir. Ako po. Sir, kasi kayo po yung padre de familia. Ano po? Yes, ma'am. Andun po tayo. So, kailangan nga po natin sana, sir, as much as possible, isustentuhan po kasi tayo po ang haligi ng tahanan. When you say haligi po, tayo po ang may responsibilidad para sa ating pamilya. So, definitely po, kung may away po kayo, iset aside po, pero yung mga bata, sana wag pong maapektuhan. Yes, ma'am. Dapat po, ganun po talaga. Kaya dapat lang. Number one, isipin namin yung mga anak po namin. Opo. Kaya kung may galit po siya sa akin, huwag na huwag palakihin. Ma'am, kalimutan niyo na po yung mga nakaraan sa amin. Oo. Sir, ganito na lang po kasi sustento na lang naman na po ang hinahabol ni ma'am. Yes, so, ma'am. Baka yes, ma'am. Baka pwede sir, bigay po natin yung nararapat po na sustento yes. Po para dun sa tatlong bata. Yes, ma'am. May pirmahan na po kami yan. Kaya lang kasi minsan di mo maalis sa akin, ma'am, na mainis din ho ako sa kanya. Yun nga, sir. Panahon ng bakasyon, ma'am, nag-decide na naman siyang mag-iwi sa bahay yung mga bata. Diba dapat po iuwi niyo sa akin kasi gusto ko rin makita yung mga anak ko. Sir, kayo po ang nagsabi, ano, sustento. Bakit po naiinis kayo kay ma'am? Sabi nga po namin, sir, iset aside muna po lahat ng ines at i-prioritize po natin kung ano po yung pinaka-primary issue which is yung sustento. Yes, ma'am. So, ang sinasabi nga po natin, isettle muna po yung sa sustento and sa child visitation, sir. Wala yes, pong problema, sir, sa child visitation, sir. Kung gusto niyo po, kami po ang magmo-monitor para po mapahiram po sa inyo yung anak. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, kasi po talaga, tuwing pupunta ako sa bahay na, hindi na nilalabas yung mga bata. Kami ng mga kapatid ko, mga pinsan niya, gusto makita yung mga anak ko. Hindi nila man lang ipasilip yung mga bata. Nagtatanong yung mga pinsan niya maliliit. Saan yung mga sila Daryl? Saan yung sila Gabriel? Mm-hmm. Oh, nagtatanong po yung mga pamangkin ko. So, gabi na daw, tulog na daw, hindi na daw pwedeng lumabas. Okay. So, minsan, nahihiya po kami nang pumunta at palagi na lang pong dinidinay sa amin mga bata. Opo. Sir, ganito na lang po. Kung gusto nyo po, isasettle po natin yan sa opisina po ni General Rodel Sermonia po.
para po, ma'am, kahit na lang po sa Krami na po mismo. Para yun, po, yun nga po, sir. Sa opisina po mismo ng ni General Ceremonia po. Yes, ma'am. Gusto ko po yan, ma'am. At least maayos na po lahat to. Opo, para at least. Hindi na po kailangan mainitibi para po magkaroon pa ng iskandalo. Okay po, sige sir. I-settle po natin doon, sir, ano, para po continuous po yung pagbigay po natin ng sustento. Paano po yun, ma'am, na tinatakot niya ako na total naman daw po napakinabangan niya na ng husto. Ngayon daw po, bahala na daw ako, magtatago daw po siya, mag-aawol na siya. Ay, hindi po kasi nga, po, ma'am. Sagad na po siya sa loan. Last year po, pinagyabang niya pa sa akin na... Saan niya po ginagamit yung mga loan, ma'am? Hindi ko po alam sa kanya, ma'am. Kaniko, sing po na nag-loan siya last year. Wala po kaming pinakinabangan nun. Wala po talaga. Pinagyabang niya pa sa akin. Tinext niya sa akin yan. Mayroon akong patunay. Ma'am, sorry ah. Tanungin ko lang po. Sino po yung nag-aalaga sa mga anak niyo po ngayon? Ako po. Pero nung ano po kasi, nagtatrabaho ako, ma'am. Yung mga pinagsasabi niya sa akin. Ano pong trabaho niyo ngayon? Call center po ako. Ayun. Kasi ma'am, ganito po eh. Mahirap po kasi na, kumbaga, si SPO1 na arag po. Eh, syempre, isusumbat niya po talaga sa inyo na, eh bakit ikaw, hindi ka magtrabaho. So maganda po yan na may work po kayo. Opo. And at the same time, ma'am, patawag po natin si SPO1 Winifredo Arag Jr. po sa opisina po ni General Rodel Sermonia. Opo. Ito po yung head po sa PCRG. PCRG. Opo. Ha? Tapos dun po ma'am, natin isesente lahat. Ma'am, permission to talk, ma'am. Yes ma'am, po. Sino pang tao nga ayaw na magtrabaho? Sobrang niya pong ini-stress ako. Ayoko na ho kasi magtrabaho dahil yung ginagawa ko. Gusto niyo akong palisin. Sabi ko paano yung mga anak natin. Stress yun. Lagi yung inaano sa akin, sa susunod, tae ka na lang. Wala ka nang, kahit na P1, wala ka na isa na ang tae. Ayun sinasabi sa akin. Tama po ba yun? Kala niyo ho kasi ma'am, lahat ng pwedeng lapitan niya, papanigan ho siya. Nakakahiya naman yung ginagawa niya. Tatlong anak namin, pero tigil mong ginagawa niya. Hindi niya yung mga bata ho sa akin. Tapos ngayon, akong sasabihin niya masama akong tatay. Ano pong sasabihin niya sa akin? Ano pong sasabihin, sinasabi niya sa akin every time na mag-a-attempt ako humingi sa kanya? Maghintay ka, hindi pinupulot ang pera. Hindi po para sa akin yun. Sa mga anak niya yun, sabi ko nga po, kahit po bilhan niya ng vitamins, ng damit, siyang bumili ng mga projects, siyang pumunta sa school, wala. Kahit di siya magbigay ng pera para wala siyang masabi sa akin. So gawin niya. Ginawa, sa anong po sinasabi niya sa akin? Busy ako. Yun pong sinasabi niya sa akin. So sige, kung anong gusto mo, kung may maibigay ka, salamat. Pero obligasyon mo yan eh. Hindi ka naman na dapat kinukulit eh. Doon po siya naiinis every time na mangungulit ako sa kanya, anong pinamumukha niya sa akin, hindi daw po pinupulot ang pera. I think, sir, yes, ang suggest, sige po. Una-una ma'am, ako nagtatrabaho para sa mga anak ko. Wala na po akong hangal para po sa mga anak. Ni bonus para po rin sa asawa ko. Kasi manamalga po sila. Kaya lang yung ginawa niya yung pag-iwan sa akin, yung mga anak ko, parang sobrang frustrated na po ang buhay ko. And dahil po sa kanya, nasira po ang buhay ko. Nasira ko ang lahat ng mga pangarap ko para sa mga anak. Ma'am, pinili niya po yung galit niya sa akin. Ma'am, bakit sana lang ako, inisip niya muna bago siya umalis. Iniwan niya lang yung mga anak ko. Kasi alam ko may babae na siya. Sobrang frustrated ako kasi alam ko na may tinatago siya sa akin. Alam mo, number one naman. Ano, binato niya po ako ng combat shoes. Pero dahil sobrang mahal ko siya, hindi ko na po siya inireklamo. Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal. Iniwan mo nga ako, di ba? 2015, buntis ako kay Lance. Napakasinungaling mo. Iniwan mo ako. 2016, nagkatrabaho ako. Nagkatrabaho ako, alam ni Regina, yung babae mo. Regina Hanoras. Hindi yan. Hindi na yung issue. Hindi na issue yan. Kung naririnig man niya to, sana magsalita siya. Hindi na issue yan. Na umamit siya sa akin, buntis pa lang ako. Kasama kayo. Nakakayaan itong ginagawa mo. Mga anak ko. Hindi ka ba naiyas? Iskandala mong buhay natin. Napakasinungaling mo. Inamin niya sa akin lahat yun. Hindi na issue yan. Nagigilty na daw kasi siya dahil buntis pa lang ako. Ginagalaw din niya ako, tapos may mabahay siya. Gusto mo ba mag-artista? Sige nga ma. Nung nakamove-on ako, sabi ko hindi na ako babalik sa taong mahiya ka naman. Yan, kasi grabe na yung pambababoy niya. Buntis ako ma'am, may babae siya. Pinakita ba sa akin ng babae niyo pag-check-in nila? Kasi ma'am, naano ko yan eh. Napatunayan ko yan kasi... Pero kung hindi po niya babae yun, bakit alam every detail?
every detail ng trabaho niya, kung sino yung VIP person niya. Kasi dapat private yan, mami. Dapat hindi mo sasabihin kahit kanino kung sino yung VIP mo. Common sense ka naman. Hindi niya ako pinagsasalita kasi corner na siya. Laging maging tain na lang ako. Ikaw ang nang iwan, ikaw ang nagdala ng mga anak ko, kaya tumahimik ka. Huwag mong sabihin na ikaw ang kawawa rito. Lulungkot siya sa sugal ng mga oras na kaya kailangan ko magtrabaho, masyado, kailangan ko umuwi sa amin, wala ako magkukuha katulong. Si mama lang. Masyado mo yung inapa kayong pagkalalaki ko. Si mama lang ang pwedeng magbantay ng bata ng mga oras na yun. Kaya kailangan ko umuwi sa amin, hindi ko siya ma'am iniwan. Call center ka, I know, marami ka na naging boyfriend. 2015, nagkaroon ng yung boyfriend. Niniwala sa hindi ka nagkaroon ng boyfriend. Maraming nagsasabi sa akin. Na-admit. Ma'am, meron po ba kayong boyfriend ngayon? Wala po, ma'am. Ma'am, paganda yan. Imposible mo naman ligaw dyan. Tignan niyo po yung itsura niya. Paano ako magkakaroon? Sinasabi ko sa iyo kung saan ako nagtatrabaho. Pumupunta ka na. Baka sinungaling mo. Hindi kita mahuli. Maraming beses akong gusto kitang puntahan. Hindi kita mahuli. Hindi ko alam kung bakit paano ko nagtatago. May picture pa nga tayo. Tatabihin mo ako meron? Ikaw mo iwan. Hindi ko na iwan. Tari, tignan mo yung itsura mo ngayon. Napakasinungaling mo. Sabi mo kung porkipangit ako? Ha? Kaya maghahanap ka ng bago na may pera, mas mayaman? Diyos kasi wala na akong pera? Kung may tinex ako ganyan, ipakita mo. Kasi ako lahat ng every text na, every conversation natin. Sa ating dalawa, ikaw ang nang iwan. Porki maganda ka, bata ka, kasi ako may edad na ako. Kaya wala na magkakagusto sa akin. Kaya ka maghahanap ng ibang boyfriend kasi wala na akong pera, ganun ba? Napakasinungaling mo. Kaya pala, minamaliit mo ako. Sabi niya sa akin, ma'am, fourth year high school lang daw po akong tinapos ko. Kaya hindi ko daw po siya mapapakulong. Hindi daw po tatagos lahat ng kasong ano ko sa kanya. Ganyan niya ako kumaliitin. Hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? Hindi mo nahihiyasin. Ikaw ang maya. Anong klase kang ama? Tumaas na lahat ng ranggo mo. Tumaas na sahod mo. Pero inalala mo ba? Birthday ni Gabriel noong Friday. Ano mo bakit? Wala ka naman. Ba't di ka sa si Gabriel, ha? Ano mo bakit? Ang kapal na mga malahat yun. Ako lang ang nag-provide. Sinakausap ka ng nanay at tatay ko. Pero ano ginagawa mo? Ang kapal na mga ama. Sir. Nakasasaral yung anak ko. Ma'am, sir, ganito po, bilang respeto na lang din po siguro, sir, sa asawa nyo, baka pwedeng medyo lalo lang po yung pakikipag-usap sa kanya, lalo na po on air tayo. Siguro, sir, nararamdaman ko rin naman po yung, kumbaga yung sakit na sinasabi ni ate. Baka pwede, sir. Maganda po sa tingin ko, ma'am. Maganda. Wala naman po sa itsura yan, sir. Sir, wala po sa itsura yan. Kaya wala pong ginawa ang Diyos na pangit po. Lahat po may maganda po. Ma'am, bakit niya ako iiwan? May trabaho naman ako. Tatlong anak namin, kasal kami. Sir, kung totoo man po yung sinasabi po niya na kayo po ay meron pong babae, well... Wala, ma'am. Wala. Hindi nga po. Kung totoo man nga po yun, sir, masakit po yun para sa isang babae po. Gusto ko siyang bumalik sa bahay. Gusto niya tumahimik lang ako doon? Namin. Pero siyang ang ayaw, ma'am. So, ibig sabihin siyang mayroon ng iba. Hindi ako. Sir? Hello po, sir. Hello, ma'am. Baka pwede po, bilang respeto na lang din po sa misis nyo. And syempre, kami po dito sa programa po ni Mr. Tulfo, baka pwede na lang po, na ibigay na lang po yung sustento po para po dun sa mga bata. Ako, ma'am, wala akong problema sa sustento. Since yun lang naman po yung... Sa aming dalawa, kung meron na ba siya, kaya ayaw nyo nang bumalik sa bahay. Yun na lang po ang gusto ko malaman. Kasi sir, kung... May karoon ako ng peace of mind na kailangan ko na rin mag-move on na hindi ko na ako maghihintay para sa kanya kasi meron na rin siya. Ma'am, walang problema po yung pera kasi ko lang nagtatabaho po, para sa mga anak ko. Opo. Ma'am, matanong ko lang po. Mahal niyo pa ba si sir? Hindi na, ma'am. Kailan lang, ma'am, nag-pretend ako. Meron mahal niyo pa ba, ma'am? Hindi na, ma'am. Sobra na pang bababoy ayaw ng taong yan. Ayaw niyo na pong yan. Bumalik, ma'am. Sobra ng pambababoy at pangmamaliit sa akin ang taong yan, ma'am. Sobra na sagad na. Oh, see, pero kung, ito ma'am, pero siya, kung ma'am, si sir po ay, kumbaga si sir, willing po siyang baguhin yung kanyang, ayusin yung sarili niya, sir. Baguhin po, ma'am, yung kanyang mindset para sa pamilya niyo. Ma'am, kung yan, kayo po ba ay willing po natanggapin ulit si sir? Hindi na magbabago yan, ma'am. Susugal lang ako sa wala kasi, ma'am, 38 years old na yan. Niwa pondar. Nakaasa ilang sa mama na po ba kayo? Nakaasa sa nanay at tatay niya.
Ilan taon 30, na po ba kayo? 24 lang, po ako. Eh, siguro wala na kasi akong pera kaya po ayaw niya na po sa akin. Okay lang po yan. Opo. Ilap ko na po yan. Kung ayaw niya, wala na mong problema. Ang problema, ang importante yung mga anak namin maging maayos ang buhay nila. Oo sir, yun lang po yung gusto rin sana namin sir. Yun na mag-usap po kayo. Hindi na po siguro as partners, as parents na lang po. Ayun na nga po, ayun na nga po. Sana sir, nga po. Opo. Bilang magulang, inisip niya bakit siya pupunta sa lugar na yan. Sino ba ang concern namin? Di ba ang mga anak? So dapat hindi ibang tao magsusolve ito. Kaming dalawa bilang magulang. Sir, ano po yung gusto niyo pa pong, kumbaga, bigyan ko po kayo ng isang minuto para po sabihin po yung mga gusto niyo sabihin kay Miss Edaril. Ma'am. Sir, sige po, nakikinig po, siya. Ang gusto ko lang po, ma'am, pahimikin niya po ang buhay namin ng mga anak ko. Tama na po yung mga kaso at sobra na pong nasasadak sa kahirapan ng buhay namin. Opo, ano sir. Patahimikin niyo na po lahat. Paano karoon kami ng peace of mind? Natong mga anak ko, ma'am, paligayahin niya naman po, ayahin niyang mapunta sa akin. Huwag lang po yung poor decision niyang nasusunod. Yun lang po ang gusto ko. Oh. Kasi kumawa ko man ang anak, malilita po. Pinagdadamot ang mga anak. Nag-ahabol po sa akin yung mga anak, pero wala akong magawa. Yan. Dahil sa kanyo daw po dapat, ang magagawa eh. Pero kung masusunod bilang tatay, yuk malayo sa kanyang anak ko. Aawa ako sa kanyo. Lalo yung ginawa niya ngayon, nakakahiya. Sobrang kahihiyan. Sobrang iskandal ang ginagawa niya. Gusto niya ako ma-dismiss. Paano mga anak namin? Sa, nag-iisip po ba siya? Bakit nag-iisip ka pa? Tama niya po ba yung gusto niya mangyari? Hihiyayin niya ako, i-dismiss niya ako. Paano mga anak namin kung talagang concern niya ang mga anak namin? Mag-i-enroll ba? Sir, alam niyo po ba na nakapag-enroll na yung mga bata? Ma'am, alam ko po yun. Alam ko, kayo po ba ay tumulong din, sir, sa pagbigay ko sinula? Ma'am, may mga pinadala akong pera. May mga resibo ako rito. Okay. Kaya alam, minsan talaga, hindi ko talaga maal sa isip ko kung ano ba, bakit pa ayaw niyang ayos yung buhay namin. May yung lalaki na ba talaga siya? Bakit ayaw niyang bumalik? Yung sinasabi niya mga isyong pambabae, ang patagal na yan, ma'am, more than 4 years na yan nakalipas. At di niya pakalimutan yan. Tatlong anak namin, kasal kami. Pwede ba akong magsalita? Sige po, ma'am. Ma'am, kausapin niyo na po si sir. Recently lang, kaya ako parang inayos ko 'yung sarili ko kasi baka pag ginalaw ko kayo ng babae mo, hindi ka na magbigay. 'Di ba? Ang ayos ko pa sa iyo. Sige, hindi ko nagagalawin, hindi ko na kukulitin 'yung babae mo. Huwag mo nga akong gawing rito. Lari, nag-aaral ako lang. Mabuti. Nagsalita, pinagsasalita kita kanina. Sir, sandali lang po. Ano, yes, kasi ma'am. Binigyan ko kayo ng time kanina po para magsalita. Si ma'am naman po. Sige, ma'am. Ayaw niyo akong pagsalitain kasi mabubunyag lahat ng katarantaduhan niya. Nagpanggap po ako, yung number ko po, nung na-hospital po, para February po na-hospital na admit yung panganay namin. Mm-hmm. Maayos po kami. Okay. May iba po yung ginagamit niyang number. Mm-hmm. Ngayon po, nung ito na, dahil magpapasok ka na, kailan lang po, parang March po ata or April, tinawagan ko po lahat isa-isa yon. Yung iba, kinat bridge na, yung isa, ring nang lang ring. Sige ma'am, kasi, in short po. Kasi ma'am, kung ano po yon, kung sa kanya po yun, magre-reply siya, or kung hindi man, wrong send ka, magaganon, magte-text ng ganon. Ito na po, kumuha po ako ng ibang number, gumamit po ako ng ibang number, nagpanggap po ako na loan and insurance company ng sa loob ng PNP. Sumagot po siya, nagmamadali pong sumagot yung babae, siya pang nag-reply sa akin. Ayaw po niyang ibigay yung number niya sa akin, pero anong sabi ng babae sa akin? Ah, sige, tatawagan ko siya, sasabihin ko sa kanya na tumawag po kayo. Ah, yung babae yung sumagot. Friend daw po. Tapos yung panahon po na yun, kinukontak ko yung mga magulang niya, yung kapatid niya, hindi na daw po nauwi sa kanila. Mm-hmm. Hindi, sige, ganito na lang po, sir, para at least makapag-news break na rin po tayo. Ang nilapit naman po, sir, ni Ma'am Edaril po is yung sustento po. Now, if you don't want po na magkaroon pa ng connection sa inyong dalawa, hindi po namin kayo pwedeng pilitin, sir. But then again, yung mga bata po, sabi ko nga po kanina, iset aside po natin yung problema nating dalawa. Ang isipin po natin dito is yung welfare po ng mga bata. Kasi ang una po maapektuhan nito ay mga bata. Ano po, sir? Okay lang po ba yun? Kaya po yung ginawa niya, totoo lang po. Sana lang hindi niya nilagay pa itong pamilya namin sa... Ma'am, alam ko maulit at maulit to. Kung ganyan. Pwede lang na dito niya ihatid. Isang buwan lang hindi ako napagdala. Ganyan isang ka na. Buwan? Tatlong buwan na. Ano? Tatlong buwan na sa akin mga resibo. Mahiya ka naman. Talaga? Sinanay nagpadala sa'yo ng isang rambuan. June na ngayon. Naririnig ng tatay kung sinasabi mo, Daryl, nahiya ka ba sa... Sobrang ginagawa mo, nakakaya. Ma'am. So, dahil sa pera, nagkakaganyan ka na. Apo,
Ma'am and sir, parang ako nakikinabang. Opo, ganito ma'am ha. Tulungan po namin kayo na kumbaga makapag-usap po sa opisina po ni sir sa PCRG sa Kamkrami po para po ito ay ma-settle na. Okay, dapat dahil po tayo... Dapat na direkto sa PCRG yan, hindi na sa TV-TV. Sobra lang ang pamakaan. Kala tuloy-tuloy ng opisina na ginawa ko na namang kasalanan. Lahat ng naging kasalanan, naging kaso ko lang galing ko sa kanya. Mula naging 15 years ako maging kulis, hindi ako nagkaroon ng kaso. Madiba nun sa kanya. No. Sila kaya nga, sir. Sa pangalan ko. Pero sir, ito naman, sir, inaayos nga po natin. Ano po, at least nakuha naman po yung panig po ninyo. Aayusin po natin yan. Sir, kami po, public service lamang po. Trabaho din po naming... solusyonan din po itong problema po ni ate. Ano po? Nakakahiya itong ginagawa niya. Nakakahiya ka. Mm-hmm. Sir, mas nakakahiya po siguro, sir, kung hindi po kayo magiging consistent sa pagbigay po ng sustento po dun sa tatlo niyong anak. Nakalimot man ako, ma'am. Meron naman pong nanay ko tinatawag yun. Nagpapadala naman po. Opo. Ako rin naman po. May receiver rin naman po. Ako. Okay po, sir. Nga ako, kahit nung nasa probinsya ang nanay ko, hindi ko sila makalimutan kasi naawa siya sa mga po nila. Siya ho itong matigas na nanay. Mm-hmm. Kaya nga, sir. Napakatigas ng puso ng nanay na yan. Hindi ko po alam bakit to. Aho, eto na nga po, sir. Dadalhin po natin ito sa PCRG po para po magkaroon po ng pag-uusap po with regards po sa sustento. And kung tama gusto nyo nga yan, po, pati po, visitation rights po, hingin po din po natin. Ano? Saka, dadalhin po din natin yan sa DSWD, sir. Yes, ma'am. Actually, ma'am, paulit-ulit kami nag-DSWD. Binabalik yung ano kasi nakukulangan sa pera. Ma'am, ganito para lang din po maging fair. Ano, wag niyo din po siguro, ma'am, isarado yung pagiging tatay niya sa mga bata. Ma'am, never po. Opo. Never po. Alam, kahit kailan po, hindi ko siya siniraan. Mm-hmm. Hindi ko sinabi, hindi na nagbibigay yung magulang na ang tatay mo. Sayo, never po yan. Opo. Sige po, wala na po tayong orasan. Kailangan po natin mag-use break. Iko-coordinate natin to sa office po ni General Sermonia sa PCRG sa Kamkrami para kayo po ay magkaroon ng formal na kasulatan and kasunduan regarding sa sustento and sa ano sa child duck visitation. Okay, ma'am? Tutulungan po namin kayo. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Okay? Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Maraming SPO1. Maraming salamat po, SPO1. SPO1 Winifredo Arag Jr. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Sir, oo, sir. Kausapin na lang din po namin kayo. Siguro po sa kabilang studio, wag niyo na lang po bababa yung telepono. Sige para po, bigyan ko po kayo ng chance na mag-usap po ni Daryl off-air, sir, ha? Sige po, ma'am. Sige salamat po. Salamat po, sir. Salamat.